Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Maligayang kapaskuhan po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng ating mga kababayan. So, ngayong araw mga sangkay, pag-usapan po natin itong nangyari po sa ating mga kababayan doon sa summer, na instead po na masayang sasalubungin po ang araw ng kapaskuhan, may naganap po na talaga nga namang nakakaiyak. Hindi maganda, mga sangkay, no? Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito mismong napapanood niyo, mga sangkay, okay? Sabay-sabay niyo pong i-like nang sa ganun marami rin po sa mga kababayan natin ang makapanood. So ito na, mga sangkay, kung na-like niyo na, umpisahan na po natin ito. Tara! So, ayun nga po, mga sangkay. Ang ating mga kababayan doon sa summer ay mayroon pong ganap. Hindi naman buong summer, no, kundi siguro part po ng Eastern summer, if I'm not mistaken, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari doon. So ito, tingnan po natin, bago po ito magsalubong ng Kapaskuhan. Ayan. Yan po mga sangkay. Titingnan natin mamaya yung mga pictures. Ano? Tingnan, nagresulta ng mataas na, ayan. Pagbaha ang malakas na buhos na ulan sa mga barangay. Doon po sa Samar, ayan po yung mga barangay Llorente, Eastern Samar. Nitong Sabado, ibig sabihin na yun, no? December 4. Nakakalungkot eh, no? Dapat sana sasalubungin po nila yung Kapaskuhan na may masaganang ano, pagsalubong, mapayapa, masaya. Subalit mga sangkay, ito po yung kinahinatnan ng salubong ng Kapaskuhan nila. Mga sangkay, isa pong hindi magandang pangyayari. Subalit mga sangkay, ganun talaga, mayroon po talagang ganitong mga pangyayari sa buhay, mga sangkay, na hindi natin inaasahan, 'di ba? Na minsan kailangan po natin mag-celebrate. Kaya nga lang, mayroon pong hindi magandang pangyayari. Ayun, mga sangkay. So, gaya po na ito, araw po ng Sabado, December 24. So, ibig sabihin, baka nga mga sangkay, may mga ano na to. Baka nga may mga pang Noche Buena na. No? Sabay nangyari po itong talaga nga namang nakakaiyak to actually mga sangkay sa part nila. Kasi isipin nyo, salubong ng ano sana, ng Kapaskuhan, pero iba yung salubong sa kanila. Yan po ang sumalubong sa kanila. Mataas na tubig. Kabilang sa mga barangay na, yan o, kabilang sa mga barangay na nadali dahil po sa ano na to, ay ang barangay na Ubay at Antipolo. Hindi po ito Antipolo na ano ha, dito sa Metro Manila banda o dito sa Luzon. Hindi pala Metro Manila, hindi pala part ng Metro Manila. Itong Antipolo doon po sa Eastern Samar. Okay? Ganun din ang Barangay 11, 7, 8, Breakwater Area at iba pang mga kalapit na barangay. So marami mga sangkay, hindi lamang po ano isang barangay kundi madami ang ganitong ganap doon. So, kamusta kaya sila ngayon? Sana okay lamang po ang kanilang kalagayan doon at safe naman, no? Kaugnay na ito, ito nga mga sangkay, hindi po basta-basta ito na ano lamang, pagtaas ng tubig. Kaugnay na ito, hiniling ni Llorente, mayor po ito ng Llorente, ha? Si Mayor Daniel Cardona Boko na magsagawa ng special session ang konseho ng lungsod para magdeklara ng state
of calamity sa lugar. Ibig sabihin, mga sangkay, hindi po ito biro. Mukhang ano talaga ata, matindi po ang tama nitong ano. Kasi kailangan na po ng special session eh. Tapos kailangan na magdeklara ng state of calamity sa lugar. Nakakalungkot, no? Ano to eh? Salubong ng Pasko. Tapos ibang sumalubong sa kanila. Pambihira naman. Ang deklarasyon na ito ay para magamit ng mga barangay at munisipyo ang kanilang calamity fund. Wow, may calamity fund po sila mga sangkay. So, yun ang purpose kung bakit kailangan po magdeklara ng state of calamity. Para magamit po ang kanilang ano, calamity fund upang makapagbigay ng ayuda o food packs at iba pang relief goods sa mga residenteng apektado. Wow, good job po sa ano, Mayor ng Llorente. Tamang-tama po ito kasi imbes nga po sumalubong po sila ng bagong sumalubong po sila ng Kapaskuhan, iba po ang salubong. So dapat siguro may Noche Buena itong mga to, kaya nga lang bigla pong ganito eh. So mabuti na lang mga sangkay, di ko naman kilala itong mayor na to. Pero base po sa action niya dito, eh, ayos na ayos, mga sangkay. So, tingnan po natin yung ano. Ayan po, ganyan po kataas itong ano, tubig. Ayan po. Ang taas, men. Hindi po biro itong ano na to. Ayan, oh. Mataas nga talaga guys, hindi biro ang bahan na to. Ayan o. So, I hope na okay lamang po sila doon. At wala pong, may iba kasi mga sangkay, di ba, mas malala ang nangyayari o ang naganap. Dito, sana okay po sila. Mga kabarangay, mga kalugar ko ito, mga taga dito ha, Samar. So hinaot untang okay la kamo nga da ngan waray dako nga problema nga umabot ha iyo. Actually ini ito malaking problema na to. But I'm hoping na waray good na hinabo nga mas kuan pa. Mas daro dako pa kontra hini nga ako nakikitan. Siguro naman maaram na kamo kun ano ito. Ay nako, so ipagdasal po natin ang mga kababayan natin doon sa Eastern Samar. I'm praying na okay lamang po at safe kayong lahat. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.